naman akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Roel and Miss Reychelle. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Sa pagpapatuloy ng istorya, in-interview pa rin ni Kalingap Tata si Kuya Roel. Sabi ni Kuya Roel, salamat talaga sa opportunity, Kalingap Team, para makasama sa vlogs nyo. Thank you din po sa viewers and gagawin po namin lahat para mapasaya kayo. Kasama ko po si Reychelle. Talagang hindi po kami titigil sa paggawa ng mga vlogs na sa ganun ay mapasaya po namin kayo kahit sa maliit na paraan. And alam niyo po ba na si Reychelle ay isa po talagang huwaran at isang role model. Yung iba pong kabataan ngayon puro gadgets pero si Reychelle talagang makikita mo na masipag talaga siya. Kaya masasabi ko talaga na dream girl ko talaga siya. My angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Dagdag pa ni Kuya Roel, si Reychelle, ginagawa niya talaga lahat para makapagtapos ng pag-aaral. Kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral, ay tutulungan niya rin mga kapatid niya. Kaya bilib na bilib talaga ako sa kanya dahil siya din mapagpapaaral niya yung mga kapatid niya pag nakapagtapos na siya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Sabi naman ni Kalingap Tata, yung papa kasi ni Reychelle ay wala din siyang maayos na trabaho kaya kitang-kita natin na si Reychelle ay nagsusumikap talaga para makapagtapos siya ng pag-aaral at matulungan niya ang kanyang kapatid at pamilya. At nag-agree naman si Kuya Roel sa sinabi ni Kalingap Tata. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Sabi naman Kuya Roel, kaya salamat po talaga sa mga sumusuporta at susuporta pa kay Reychelle sapagkat napakalaking tulong po nito sa aming dalawa. Lalong-lalo na po kay Reychelle. Salamat po sa mga sponsor na sumusuporta sa kanya kasi sobrang nakakatulong po talaga yun sa kanya at sa pamilya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako. Mr. Cupido, ako na may tulong. Sabi naman ni Kalingap Tata, o Roel, ano yung huling mensahe mo para sa mga viewers natin? Sumagot naman si Kuya Roel at sabing, ang huling mensahe ko po ay sana bigyan niyo po ako ng tiwala, mga kalingap, dahil maganda po talaga ang intensyon ko kay Reychelle. Yung makatulong po talaga sa kanya at sa pamilya niya. Nakikita naman po natin yun sa mga ginagawa namin. Yung sa akin lang po, gusto ko lang sana ay may karamihan siya sa pag-aaral, may magbibigay sa kanya ng payo,
At syempre, para at least mas magkonsipi siya sa pag-aaral niya dahil alam po natin na mahirap talaga ang isang estudyante kung puro tutok lang talaga sa pag-aaral. Kaya kailangan din ng break at malibang-libang relationship. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sabi pa ni Kuya Roel, at sa mga nagko-comment po ng mga suggestions at positive feedbacks, talagang nababasa ko po lahat yun. Maraming salamat po. Thank you dahil nandiyan kayo para sa aming Reychelle at nagbibigay ng mga concern nyo para kay Reychelle at sa akin. At sinasabi nyo din kung ano yung mga possible na mangyari. At hindi maganda if ever man napapasok si Reychelle ngayon sa relationship. Kaya ngayon po, alam ko na po yung mangyayari kapag pumasok kami sa relationship. Kaya sobrang salamat po sa inyo, sa mga payo nyo, and positive na mga feedbacks. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. Sabi pa ni Kalingap Tata kay Kuya Roel, ano namang masasabi mo doon sa mga may negative na feedbacks para sa inyo ni Reychelle? O sa mga bashers nyo na dapat daw hindi po muna kayong magkatuluyan? Sabi naman ni Kuya Roel, ang sa akin lang po ay may respeto po talaga ako kay Reychelle at yun yung kailanman hindi ko wawalain. Talagang may respeto ako sa kanya at alam ko po talaga ang aking limitations. Kaya alam ko kung yung gagawin ko ay makakasagabal sa pag-aaral niya o hindi. Kaya naman po sana magtiwala din po kayo sa akin, pati na rin si Reychelle. Kasi alam ko na po yung mga gagawin ko at alam ko din po yung mga hindi ko gagawin upang hindi masira ang pag-aaral ni Reychelle at ang tiwala sa akin ng papa at pamilya niya. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. The love of my life. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang next naman at tinanong ni Kalingap Tata ay sa mga magtatanong din, may sagot ka ba sa mga tanong na may something na ba kayong Reychelle o sa totoong buhay ba ay talagang may nararamdaman ka na sa kanya? Nang tinanong ito ni Kalingap Rab kay Kuya Roel ay talagang natawa na parang kinilig si Kuya Roel. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Tapos matawa ni Kuya Roel sa tanong ni Kalingap Tata ay sinabi niya, naku, personal pa po eh. Pero sa ngayon ay hindi pa natin tinitake advantage yung pagiging nerd edad niya. Hindi forget natin, nilungan natin siya, ay gusto ko nang maging akin siya. Hindi po ganun, gusto ko rin po na mangyari ang lahat sa tamang panahon. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang sa pagpapatuloy ng istorya ay pinuntahan ni Kalingap Rab
and ni Kuya Roel si Miss Reychelle sa kanilang bahay upang kamustahin ang kanyang papa at ang kanyang mga kapatid. Kinakamusta din nila kung okay lang ba ang pamumuhay nila at kung ano na ang mga nangyayari sa kanilang pamilya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Unang pinag-usapan ni Kalingap Rob and Miss Reychelle ang tungkol sa pabahay kila Miss Reychelle at sa kanyang pamilya. Tuwang-tuwa naman sila Miss Reychelle sapagkat malapit nang masimulan ang kanilang bahay. At binalita din ni Kalingap Rob na sabi niya kapag may kailangan daw si Miss Reychelle tungkol sa kanyang mga pag-aaral at iba pang pangangailangan sa bahay, ay huwag daw mag-hesitate na lumapit sa Kalingap team. Sapagkat scholar daw nila si Miss Reychelle at hangarin daw talaga nilang matulungan ito. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Tapos ng usap ni Kalingap Rob and Miss Reychelle tungkol sa pabahay, ay tinawag na nga ni Kalingap Rob si Kuya Roel nang sa ganon makapag-usap muli si Kuya Roel and si Miss Reychelle. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako. Mr. Cupido. Sabi naman ni Kalingap Rob, oh Reychelle, ano nangyari kay Roel? Parang hindi kayo nagpapansinan na. Sumagot naman si Miss Reychelle at sabi, ewan ko po dyan. Hindi ko naman po alam yung dahilan kung bakit nagkakaganyan si Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo, ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may sabi naman ni Kalingap Rob, nagchat-chat pa ba kayo ni Roel, Reychelle? Sumugot naman si Miss Reychelle at sabing, hindi na po eh. Hindi na po kasi siya nagchat-chat sa akin, minsan na lang. Sumagot naman muli si Kalingap Rob. Sabi ni Kalingap Rob, bakit hindi ka nga nag-chat insan? Ano bang problema kay Reychelle? Sumagot naman si Kuya Roel at sabi, wala naman po, busy lang talaga ako sa charity and fina-follow up ko pa po yung mga kapatid ko doon sa ibang lugar. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Sabi naman ni Kalingap Rob, oh, Reychelle, anong masasabi mo dun? Na bihira na lang pala siya mag-chat sa'yo. Ang sabi naman ni Miss Reychelle, syempre, nakakapanibago po. Kasi, hindi naman ganyan si Kuya Roel. Talagang nakakapanibago po si Kuya Roel. Sumagot naman si Kalingap Rob at sabi, bakit? Ano ba siya dati sa'yo? Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabi, dati po kasi, mabilis po kasi siya mag-chat at mag-reply sa akin. Ngayon, hindi na. Sabi naman ni Kalingap Rob,
Hindi kaya dahil yun sa napag-usapan natin nung nakaraan na vlog? At ang sabi naman ni Miss Reychelle, di ko po alam eh. Baka nga doon na hurt si Kuya Roel, pero hindi ko po talaga alam. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Kuya Roel, bale kasi insan nagfo-focus muna ako sa charity works, kaya pag mag-chat muna siya, hindi ko kaagad nare-replyan at may na-realize din kasi ako sa mga sinabi ni Reychelle nakaraan. Marami po kasi nagsasabi sa akin na huwag ko daw po muna ibigay yung 100% na pagmamahal ko kay Reychelle kasi parang nakaraan po sa mga ginawa ko. Parang wala lang sa kanya, tapos parang hindi niya na-appreciate yung mga efforts ko. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nung sinabi yon ni Kuya Roel, ay sabi naman ni Kalinga Brab, ay grabe yan. Anong masasabi mo dun, Reychelle? Yun pala yung nararamdaman ni Roel. Nagsabi naman si Miss Reychelle at sabi, grabe yan, sakit mo na ha. Siyempre, na-appreciate ko naman bilang halata. Char! Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong kamay na kita mahal. Sabi pa ni Kalinga Prab, so ngayon pala medyo lilo ka na lang sa feelings mo kay Reychelle. Eh, paano yung nararamdaman mo sa kanya? Paano yung sinabi mo na hihintayin mo siya? Tapos yung mga sinasabi mo na gusto mo pa rin siya? Nag-reply naman si Kuya Roel. Sabi niya, nandito pa rin naman po eh, maghihintay pa rin ako. Nandito pa rin yung pagkagusto ko sa kanya. Pero syempre, sa ngayon, medyo mag-focus po muna ako sa sarili ko. Sabi naman ni Kalinga Prab, uy, grabe na yan, parang magsi-self-love na si Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa pagpapatuloy ng istorya ay nag-uusap na nga ng masinsinan si Kuya Roel and Miss Reychelle. Ito ay dahil sapagkat si Kuya Roel daw ay hindi na daw nag-chat kay Miss Reychelle. Kaya naman, gumawa ng paraan si Kalinga Prab upang ma-clear na sa dalawa ang issue na ito. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng mensahe si Kuya Roel kay Miss Reychelle. Sabi ni Kuya Roel, ang mensahe ko po kay Reychelle ay pasensya na sa mga nakaraan dahil masyado akong na-attach. Medyo nasaktan lang talaga ako sa mga sinabi mo nakaraan.
Pasensya din sa mga sinabi ko at ginawa ko sa'yo noon dahil akala ko na-appreciate mo. Ito naman ang nakakalungkot na confession ni Kuya Roel kay Miss Reychelle. Nang narinig ito ni Miss Reychelle, ay talagang parang nalungkot din siya. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabing, hindi Kuya Roel, grabe ka naman. Na-appreciate ko naman yon Kuya Roel. Sorry kung sa tingin mo hindi ko na-appreciate. Hindi lang talaga halata. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Sabi naman ni Kalinga Prab, so, paano yan? Ano nararamdaman mo ngayon, Reychelle, na kaya pala medyo cold sa'yo si Roel dahil dun sa mga nakaraan kasi nasaktan pala siya sa mga sinabi mo. Kaya pala nung tinanong ko sa'yo kung nag-chat pa ba kayo, sabi mo hindi na kasi hindi na nag-chat sa'yo si Roel. Ano nararamdaman mo? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may sabi naman ni Miss Reychelle, Kuya Roel, pasensya na po kung sa tingin mo hindi ko na-appreciate yung mga effort mo na pinapakita mo sa akin. Pero na-appreciate ko naman po kasi talaga kasi nakikita ko naman lahat ng mga ginagawa mo at effort mo sa akin, hindi lang halata. Pero thank you po kasi hanggang ngayon ay kitang-kita ko naman po na hindi ka pa rin tumitigil sa pag-i-effort sa akin kahit sabi mo na parang sumama yung loob mo at nagtatampo ka. Sorry po. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Sabi pa ni Miss Reychelle, pero Kuya Roel, sana po bumalik ka na po sa dati. Yung Roel na kilala ko, yung dating magkaibigan tayo, yung dating makulit ka po sa akin. Tapos kasi close tayo nun eh. And sana talaga mabalik na yung friendship natin. Kasi sa totoo lang, namimiss ko na po kasi yung samahan natin dati. Nang marinig naman ito ni Kuya Roel, ay talagang kitang-kita na siya ay kinilig. At doon na nga natapos ang usapan ng dalawa na talagang nakapagpalinaw na ng nararamdaman ng isa't isa. At parang wala na rin tampo si Kuya Roel kay Miss Reychelle dahil na-explain na rin ni Reychelle ang kanyang totoong nararamdaman. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang susunod naman na nangyari ay pumasok ang papa ni Miss Reychelle. Kaya naman in-interview ito ni Kalinga Prab. Sabi ni Kalinga Prab, o tay, kamusta na po kayo tay? Sumagot naman ng papa ni Miss
si Reychelle at sabing, okay lang po, katulad ng dati, okay lang naman. Sabi naman ni Kalinga Prab, oh bro, ipasok mo na yung bigas. May isang sakong bigas po kaming dalatay. And syempre, meron din po kaming pera na ibibigay sa inyo. Kasama po yan sa programa namin. Yung pabahay at allowance para talagang makatulong po sa pamilya nyo. Grabe at napakabait talaga ni Kalinga Prab at ng Kalingap team. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sabi pa ni Kalinga Prab, o tay, anong masasabi niyo sa anak niyo na si Reychelle na talagang influencer na din? Ang daming humahanga sa kanya, talagang bilib na bilib sa kanya kasi isa daw talaga siyang role model sa mga kabataan ngayon. Nagsalita naman ang papa ni Miss Reychelle at sabi, masaya ako dito sa anak kong to dahil di talaga siya sumusuway sa akin. Salamat po sa mga suporta nyo sa anak kong si Reychelle. At sabi naman ni Kalinga Prab, paano nyo po nasabi na hindi kayo sinusuway ni Reychelle? Halimbawa po ba yung hindi niya daw po muna pag-boyfriend? Sabi naman ng papa ni Miss Reychelle ay, opo, isa po yun sa mga bagay na talagang sinusunod ni Reychelle. Kasi alam niya naman na yun talaga yung tama niyang dapat gawin. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iban na ang lahat ng dagdag pa ng papa ni Miss Reychelle ay, alam mo kasi kung sila talaga yan ni Roel o kung sino man nagugustuhan niya, sila talaga yan kahit ano pang dumating na pagsubok at sa tamang panahon, syempre silang magkakatuluyan. Pagkatapos nun ay nagpasalamat na si Miss Reychelle sa mga tumulong sa kanila sapagkat magtatapos na ang vlog. Sabi ni Miss Reychelle, salamat po unang-una sa may kapal dahil ginawa niya pong tulay sila kanina Prab para matulungan po kami. And pati po sa mga sponsor na natatanggap ng pamilya ko and dun din po sa mga sumusuporta sa Reychelle. Maraming salamat po. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa pagpapatuloy ng istorya ay ini-interview pa rin ni Kalinga Prab sila Miss Reychelle and Kuya Roel. Sabi ni Kalinga Prab kay Kuya Roel, ikaw Roel, paano mo mapaparamdam kay Reychelle na totoo yung nararamdaman mo kahit di mo pa siya kaya maligawan? Sumagot naman si Kuya Roel at sabi, siyempre, paparamdam ko muna sa kanya na talagang may care ako sa kanya at sa pamilya niya. Uunahin ko muna yung sa family niya. Na sabi niya kasi, priority niya kasi yung pamilya niya. Kaya, uunahin ko din muna yung tulungan. Pati rin siya. Kinilig naman si Miss Reychelle. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iban na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. May tanong pa si Kalinga Prab sa dalawa. Sabi niya, Reychelle, pag nagkikita ba kayo, alam ba ng papa mo? Nagpapaalam ba yan si Roel? Sumagot naman si Miss Reychelle,
Sabi niya, "Opo, wala naman pong problema kay Kuya Roel. Talaga pong nagpapaalam po siya kay Papa. Kaya talaga makikita na nare-respeto niya po talaga si Papa at yung pamilya ko." Sumagot naman si Kalinga Praban, sabi, "Uy, grabe talaga. Di ko alam yun na. Palihim pala talagang dumadamoves yan si Roel." Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iban na ang lahat ng Mr. Cupido. Ako, ikaw lang ang dagdag pa ni Kalinga Prab, "Grabe yan, Roel, ah. Iba ka na talaga. Parang silent but deadly." Kinilig naman si Kuya Roel. Dagdag pa ni Kalinga Prab, "Tahimik lang yan, pero may ginagawa na palang mga moves kina Reychelle. At talagang magpapapogi points." Natawa naman si Kuya Roel at si Miss Reychelle. "Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit tinanong?" May tinanong muli si Kalinga Prab ni Miss Reychelle. Sabi niya, "Diba, Reychelle, sinasabi mo na hindi ka pa ready magpaligaw kasi may mga priorities ka pa katulad ng pag-aaral mo pati pagtulong sa mga kapatid mo lalong-lalo na sa papa mo. Gaano katotoo yun?" Natawa naman si Miss Reychelle at sabi, "Syempre, totoong-totoo po yun. Walang halong biro po yun. Di po talaga ako nagpapaligaw kasi para sa akin, yung pag-aaral ko po talaga yung pinaka-importante muna." "Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nagtanong pa muli si Kalinga Prab kay Miss Reychelle at sabi, "Diba nabanggit mo sa amin nakaraan na may nanliligaw sa yung iba? Paano yun? E diba nag-aaral pa kayong dalawa? Paano yung katayuan nyo and yung setup nyo kung nanliligaw siya?" Sumagot naman si Miss Reychelle, "Hindi naman po yun nakakaabala sapagkat alam ko pa rin po yung priorities ko at hindi ko po masyado yun hindi yun. And nandyan lang po siya, naghihintay pa rin." Biglang tawa ni Miss Reychelle. At biglang sumabat si Kuya Roel at sabi, "Nako, iwan mo na yon." Natawa naman si Kalinga Prab and Miss Reychelle. Sapagkat halatang halata na ayaw ni Kuya Roel sa isang manliligaw ni Miss Reychelle. O kakompetensya ito ni Kuya Roel. "Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find." Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. Ang message naman ni Kuya Roel kay Miss Reychelle tungkol sa bagay na yon ay, "Sa akin lang ha, irerespeto ko naman yung desisyon mo, Reychelle, and susuportahan kita. And gagalangin ko yun kahit anumang maging desisyon mo. And then sana, ibigay mo lang rin sa akin yung tiwala mo dahil handa naman ako na tumulong sa kahit anong panahon at anong oras. Especially sa iyo at sa pamilya mo." Kinilig naman si Miss Reychelle. Talagang naghihirap talaga si Kuya Roel upang makuha ang kanyang tiwala. "Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido,
nga ba love of my life? Bakit di na lang? Pagkatapos ng mga ilang tanong ni Kalinga Prab para sa dalawa, ay talagang na-touch siya kay Kuya Roel sapagkat nakikita niya daw na talagang tunay ang nararamdaman nito para kay Miss Reychelle. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Ako na may tulong. Sabi pa ni Kalinga Prab, Reychelle, alam mo, ngayon ko lang ito naramdaman. Yung habang nagsasalita si Roel, ramdam na ramdam ko talaga na ang lakas ng tama niya sa'yo. Talagang totoo yung nararamdaman niya sa'yo. Ano pong pinakain mo kay Roel? Natawa naman si Miss Reychelle. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Sinabi din ni Miss Reychelle na natutuwa siya sapagkat nandiyan pa rin si Kuya Roel at hindi sumusuko. Basta para sa kanya ay lahat daw ng pagkakataon o mga pangyayari katulad ng pagbo-boyfriend at pagpapaligaw ay may tamang oras. At sa tingin niya ay hindi pa yon ang oras sa ngayon. Nagtanong pa si Kalinga Prab kay Miss Reychelle. Sabi niya, Reychelle, kung sakaling 18 ka na, papayag ka ba na magpaligaw na? Sumagot naman si Miss Reychelle at ang sagot niyang ito ay hinangaan talaga ng mga viewers. Sabi ni Miss Reychelle, sorry po pero kahit 18 na ako, hindi pa rin po magpapaligaw eh. Kasi nag-aaral pa rin po ako noon at talaga ang goal ko po ay makapagtapos ng pag-aaral. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Sa pagpapatuloy ng istorya ay talagang nakakatuwa at sobrang memorable ng episode na ito sapagkat ang episode na ito ay tungkol sa birthday celebration ni Kuya Roel na talaga namang hindi pinalampas ng Kalingap team at ni Miss Reychelle. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Naghanda ang Kalingap team pati na rin si Miss Reychelle ng sorpresa para kay Kuya Roel. Grabe at excited sila sapagkat parang first time sa birthday ni Kuya Roel na nandun si Miss Reychelle. At alam ng Kalingap team na talagang mapapasaya kay Kuya Roel ay si Miss Reychelle kaya naman sinama nila ito. Oh, my angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Nandoon din si Miss Reychelle upang tumulong sa mga preparations ng gagawin na sorpresa kay Kuya Roel. Tuwang-tuwa din si Miss Reychelle sapagkat nandun siya at masasaksihan niya ang sorpresa na pinaghahandaan ng Kalingap team para kay Kuya Roel. Natutuwa din siya sapagkat nandun din siya upang ma-witness ang napakahalagang araw ni Kuya Roel sa kanyang buhay
At sobrang tuwang-tuwa din daw si Reychelle sapagkat nabigyan na naman siya ng pagkakataon na mapasaya si Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Tinanong naman ni Kalinga Prab si Miss Reychelle habang ito ay tumutulong sa pag-iihaw na handa ni Kuya Roel. Sabi ni Kalinga Prab, "O Reychelle, kamusta ka na?" Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabi, "Hi po, okay lang po." Nag-reply naman si Kalinga Prab at sabi, "Alam mo ba kung anong meron ngayon?" Sumagot naman si Miss Reychelle at sinabing, "Siyempre naman po, bakit ko naman makakalimutan yung pinakamahalagang araw sa buhay ni Kuya Roel? Siyempre, birthday niya." Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na. Sabi naman ni Kalinga Prab, "O Reychelle, kamusta na kayo ni Roel?" Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabing, "Di pa po kami masyadong nag-uusap eh, pero hindi naman po kami galit sa isa't isa." Nagtanong naman muli si Kalinga Prab at sabing, "Anong regalo mo kay Roel?" Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabing, "May cake po ako dun sa kanya, may nagpapabigay po para po sa birthday niya." Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Nagtanong pa si Kalinga Prab kay Miss Reychelle. Sabi niya, ano yung personal gift mo kay Roel? Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabi niya, sa ngayon po kasi, ang may bibigay ko lang po o mariregalo ko ay ang pagiging matalik na kaibigan niya at yung kaibigan niya po na palagi siyang ready na tulungan at lagi nandyan kapag kailangan niya. Wala pa po kasi akong pambili sa ngayon ng mga bonggang regalo. Nag-reply naman si Kalinga Prab at sabi, "So, sa susunod or sa hinaharap, may talagang bonggang regalo ka kay Roel?" Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabi, "Siyempre naman po, di ko makakalimutan yon." Kaya naman kinilig si Kalinga Prab. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Tanong naman muli si Kalinga Prab kay Miss Reychelle. Sabi niya, Reychelle, dun sa nakaraan na video nun ni Roel, ano ba yung nararamdaman mo? Nag-reply naman si Miss Reychelle at sabi, sa totoo lang po, gusto ko pa talagang humingi sa mga tao ng pasensya o lalo na po dun sa mga fans namin na talagang sinabi po na hindi daw nila nagustuhan yung mga sinabi ko. Ang sa akin lang po ay mas priority ko po kasi talaga ngayon yung mga sinasabi ng magulang ko at ng Kalingap team since sila po yung tumutulong sa akin. Kaya sana po maintindihan nyo at huwag po kayong magalit. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of
Sinabi pa ni Miss Reychelle, "Kasi po, ganito po yan. Ngayon po kasi ang bala ko po muna pag-igihan yung pag-aaral ko kasi yan po talaga yung pinapayo sa akin ng Kalingap team at ng aking papa at mga nakakatanda sa akin. Kaya ganun po yung mga sinabi ko kay Kuya Roel. Mahabang mas maaga po, gusto ko na pong sabihin sa tao kasi ayoko naman po siyang umasa hanggang sa dulo tapos masaktan siya kasi alam ko din po yung pakiramdam ng ganun. Kaya ayoko po maramdaman ni Kuya Roel yun. Kaya sana po, pasensya na po at patawarin niyo po ako kung hindi niyo man po nagustuhan yung pag-amin ko kay Kuya Roel ng mga ganung bagay. Gusto ko lang po talaga sabihin na talaga yun para at least malaman na din po ni Kuya Roel at hindi na po siya masyadong umasa. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang ibanda. Nagdagpa ni Miss Reychelle, "Alam mo ba, Kuya Rob, habang sinasabi ko yun, nasasaktan din ako. Kaya naman kinilig si Kalingap Rob sapagkat sa tingin niya ay parang may pagtingin na rin si Miss Reychelle kay Kuya Roel." At nagtanong muli si Kalingap Rob kay Miss Reychelle at sabi, "Eh ngayon, anong nararamdaman mo na parang malapit nang dumating si Roel?" Nag-reply naman si Miss Reychelle at sinabi, "Kinakabahan po ako eh kasi may message po ako sa kanya." Nagtanong naman si Kalingap Rob at sinabi, "LSM ba yan? O long sweet message?" Nagreply naman si Miss Reychelle at sabi, "Opo." Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nandun na nga si Miss Reychelle pati na ang Team Kalingap sapagkat gaganapin na nila ang kanilang pinakahihintay at pinakapinaghandaang sorpresa nila para kay Kuya Roel. At hindi nagdagal ay dumating na rin si Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sa labas na si Kuya Roel ay may isang kalingap na sumundo sa kanya. Habang sinundo siya nito, sabi ng kanyang kasama ay, "Oh bro, birthday mo pala ngayon. Anong gusto mong regalo? Gusto mo ba si Reychelle regalo?" Kinilig naman si Kuya Roel at natawa lamang. Hindi nagtagal ay narating na rin nila ang place kung saan ay susurpresa si Kuya Roel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang? Hindi nagtagal ay nakarating na sila Kuya Roel sa lugar na iyon o sa spot na kung saan siya ay susurpresahin. Noong nandun na siya, ay binitawan na ang piring sa kanyang mga mata at paggamulat ni Kuya Roel. Grabe at bumuhos ang kanyang luha sa kanyang nakita. Naroon ang kanilang mga fans pati na rin ang buong Kalingap team na kumakanta ng happy birthday sa kanya. Hindi ito natiis ni Kuya Roel at talagang bumuhos ang kanyang luha sapagkat ito ay may dahilan. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang ibang na Mr. Cupido.
Kaya daw bumuhos talaga ang luha ni Kuya Roel sapagkat ito daw ang first time na nakaranas siya ng sorpresa. Grabe at sobrang na-touch si Kuya Roel sapagkat nakita niya ang lahat na kumakanta o maawit ng happy birthday para sa kanya. Naroon din ang mga handa ni Kuya Roel na hinanda para sa kanya at meron ding tarpaulin doon na napakalaking tarpaulin nila ni Miss Reychelle. Kaya grabe ang pagka-touch ni Kuya Roel, hindi niya napigilang umiyak. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Grabe ang pasasalamat ni Kuya Roel sa lahat ng nandoon pati sa mga nanonood. Sabi niya, grabe, sobrang salamat po sa sorpresa na hinanda niyo para sa akin. Hindi ko talaga napigilang umiyak kasi first time ko pong naranasan to sa buhay ko eh. Yung may mag-surpresa sa akin tapos kantahan ako ng happy birthday. Sobrang tuwang-tuwa po yung puso ko kaya sobrang maraming salamat po. Napasaya niyo po talaga ako. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? At syempre, hindi katagalan ay lumabas na si Ma'am Reychelle at may dala itong cake. Nang nakita siya ni Kuya Roel na may dalang cake, ay grabe at natuwa ito sapagkat nandun pala ang kanyang crush na si Ma'am Reychelle. Nung nakita niya din si Ma'am Reychelle ay biglang nag-iba ang mood nito at talagang kitang-kita na sumaya si Kuya Roel. Tinulungan niya si Miss Reychelle na buhatin ang cake na ito at ang next na move niya ay talagang hindi inaasahan ng karamihan. Sobrang kinilig ang madami sapagkat nagulat sila na biglang lumapit si Kuya Roel kay Miss Reychelle at bigla itong niyakap. Nang niyakap ni Kuya Roel si Miss Reychelle ay nakakakilig lalo sapagkat niyakap din ni Miss Reychelle si Kuya Roel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Grabe ang yakap na nangyari sapagkat kitang-kita na napakahigpit ng yakap ni Miss Reychelle at ni Kuya Roel sa isa't isa. Grabe ang mga tao doon ay nagsitilian at nagsipalakpakan sapagkat kilig na kilig sila sa moment ng dalawa. Kitang-kita din na napakasaya ni Kuya Roel and Miss Reychelle noong niyakap nila ang isa't isa. Tila isa itong moment na hindi talaga makakalimutan ni Kuya Roel sa kanyang birthday. Kasi for the first time ay nahug niya na ang napakatagal niya ng hinahangaan na dalaga na si Miss Reychelle. Oh, my angel, angel, baby. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Nagtagal ay sinabi na rin ni Miss Reychelle na may long sweet message siya na sasabihin para kay Kuya Roel.
Agad namang kinilig si Kuya Roel at handa ka agad siyang makinig dito. Kaya naman sinimulan na ni Miss Reychelle. Sabi ni Miss Reychelle, "Happy birthday! Siyempre, more birthdays to come. May all you wish come true. Pagpatuloy mo lang din yung kabaitan mo at pagtulong mo sa kapwa. Stay what you are. At saka syempre, sa lahat ng mga decision mo sa buhay, sana pag-isipan mo ng mabuti. Lagi kang mag-iingat kapag aalis ka at uuwi. And I just want you to know that when I think about my favorite moments of my life, you're always part of it. Words can't explain how happy I am, but all I know is I'm glad that I met you, and may God be with you. Always remember that I really appreciate you and everything what you do. Thank you for your kindness and being understanding person. Anyways, congrats for being top 1 charity vlogger, and again, happy happy birthday." Pagtapos ito sabihin ni Kuya Roel, ay grabe ang pagkakilig na naramdaman ni Kuya Roel. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll find. Sa isang sulat mo, ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Grabe ang mga kaganapan sa naging birthday ni Kuya Roel. Tila hindi niya talaga makakalimutan ang birthday niyang ito. Napaka-special ng araw na ito at hindi talaga ma-explain sa mga words kung gaano kasaya si Miss Reychelle at si Kuya Roel na makita ang isa't isa noong araw na yon. Hanggang dito na lamang muna ang ating updates na nakakapanabik at napaka-sweet na istorya nila Kuya Roel and Miss Reychelle. Maraming salamat sa panonood. Bye!